What's up, Showtime Onliners? Let's go! Ba 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 ra ra ba 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 ra ra ba. Ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Tuloy lang ang sipa, tuloy kikisa. Tayo tumalon, tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo sumayaw. This is our show, this is our time, kapamilya forever. It's Showtime! Showtime! Woo! What's up, Showtime Onlineers, and welcome sa pinamasayang online tambahin that will surely make you happy and one of your own. Yes! Showtime Onliners, samahan ninyo kami today para sa siksik na good vibes at unlimited na happiness. My name is Janine Verdian. Yes, yes, yes. Kami ang bahala sa entertainment ninyo. May echo pa ako. Sa man kayo sa mundo, ako naman si JM Yasures. Kaya naman, dyan lang kayo at dito naman kami. Ako si Lorraine Galvez and this is Showtime Online You! Yay. Good morning sa inyong tatlo guys and good morning sa ating mga Showtime Online staff and good morning sa ating mga Showtime Onliners. Iniimbitahan po namin kayo mag-tweet, react at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime, let Madla win. Yes! Ayan, tweet, react na po. Pero eto nga, yes. Showtime Onliners, Christmas is 79 days to go! Grabe, sobrang lapit na! Oo, yes. Nako, Merry Merry Christmas po. Sana naka-set up na yung Christmas decor ninyo. Next time magpo-projector ako dito ng Christmas tree para. Pwede, pwede. I believe may Santa Claus na rin ako dito sa susunod. Wow. Ako magpapaano ako ng styrofoam na dudurog. Wow! Ay, fort. Di ba, ganun yun, yung styrofoam na snow. Mm-hmm. Galing, galing. Oh. Mm-mm. Pero, eto nga. Go, Janine? Eto nga. Let's all start. Eto na. Simulan na po natin ang ating first guest to sing his latest single, Pahina. Give it up for Daniel Paringit. Kakalimutan na ang lahat. Hindi na ipagpipilitan pa. Isusuko na ang nararamdaman. Ito na ang dulot ating hangganan. Ipauubaya, paparaya, kakalimutan na kita. Hindi na aasa kahit lumuha pa, kakalimutan. Sa tumpahin na
Ayan, yes, Daniel Paringit. Daniel Paringit, nakot. Daniel, hello sa'yo. Good morning. At mag-good morning ka sa ating mga Showtime Onliners. Hi, Showtime Onliners. Ako po si Daniel Paringit at magandang umaga po sa inyo. Thank you for having me. Hello po mga hosts. Yes, yes, ayan, Daniel. Suti na natin yan dito. Daniel Paringit, suti na. Kailan ka na magpapatato, bro? Oh, soon. Ayun, napakaganda ng awitin ninyo. Bukod sa pagpo-promote ng bago mong single, ano ba yung mga iba mong pinagkakabalan ngayon? Ngayon talaga yung time ko na kalaan sa dad ko, sinasamahan ko siya magpa-dialysis ngayon. Tapos yung tattoo shop pa rin, dire-diretso. Tapos sulat kanta talaga. Ayun, improve voices, improve gitara, ganun. Ayun. Pero ito, agad-agad kwentuhan na tayo tungkol sa yung bagong single. Tungkol saan ba ang kantang Pahina? Yung Pahina po, tungkol po siya sa proseso ng pag-move on. Na kapag nag-decide ka na mag-move on, dapat iwanan mo rin yung feelings. Hindi pwedeng mag-decide ka na mag-move on ka, mag-let go ka, tapos dinaramdam mo pa rin yung galing sa past. Ayan. Mm-hmm. Pero ramdam na ramdam yun kahit sa solo. Grabe. Pero eto, bakit at kailan mo ba naisip na isulat at gawin ang kantang Pahina? Naisip at nasulat ko siya kasama yung bandmates ko nung time na nagkaroon kami ng isang malaking desisyon na hindi na namin pwedeng balikan kung saan kami galing. Ayun, hindi lang siya parang romantic relationship eh. May mga kanta kasi kami na hindi na pwede tugtugin na sobrang special sa amin. So, ayun, sa pag-move forward namin, sa pag-solo career ko, kasama yun sa tinatanggap namin ngayon. Mm-hmm. Grabe, no? Talaga very interesting yung music at pati yung title, Pahina. Thank you. Bakit ba Pahina yung napili niyong gawing title nung latest single? Pahina because pagka nagbabasa kami, parang pag nagbabasa, parang okay lang balikan mo yung pages before or yung sa past. Kaso huwag mo na siya tatambayan. Parang babalikan mo na lang yung pahina sa mga dati para alalahanin mm-hmm. yung mga natutunan mo. Pag-review ka ng mga natutunan mo. Totoo. At saka napaka-interesting ng mga lyrics niya. Kaya naman, Daniel, ano bang mga linya sa kanta mo ang tingin mong tatatak ng gusto sa mga nakikinig? Tingin ko yung isusuko na ang nararamdaman. Ito na ang ating dulot, ating hangganan. Oof! Grabe naman yun. At naman ganun. Kasi hindi para sa akin, yung sinasabi nga ng Pahina, mahirap mag-move forward kung balik ka ng balik sa past eh. So, pag mag-move forward ka, dapat panindigan mo. Tapos parang that sure ka sa loob mo. Ayun. Kahit masakit or mahirap, move forward talaga. Pero ano ang kaibahan ng mga Pahina sa mga ibang mga kantang nasulat mo na? Siguro yung lyrics talaga. Parang lahat naman tayo nag-improve. Hindi po kasi talaga ako magaling magsulat ng kanta. Tapos parang ito na tingin ko yung parang tula yung lyrics. Na nagulat din ako kasama ng bandmates ko na nakasulat kami ng ganito. Pati yung guitar solo talaga yun. Kaya malaking bagay dyan din. Thank you sa pagpansin. Very beautiful. Opo. No, thank you. Thank you for the song. Pero eto na po ang chance para i-promote ang Pahina. Saang digital platforms ba ito available? Go, go, go. Mapapakinggan niyo po ang Pahina sa Spotify, sa Apple Music, sa iTunes, sa lahat ng online digital streaming platforms. Hanapin niyo lang Daniel Paringit, Pahina. Yes. And of course, syempre gusto na rin nilang makita yung iba pong music, yung mga ganap mo. So, saan ka nila ipo-follow sa yung social media accounts? I-follow nyo po sa Facebook at Daniel Paringit Music, sa Instagram and Twitter at Daniel Paringit. Sa YouTube naman, andun din yung mga videos ng music at Daniel Paringit. Ayan pa. Yes. Ayan naman. Kaya naman kung may gusto kong i-shout out at pasalamatan, now's your time. Shout out sa lahat ng fans kasi 11,000 streams lang ng Pahina. Sana stream and share pa po natin. Ta shoutout sa dad ko na iniwan ko lang nagpapadialysis. Babalikan ko mamaya. Oh. Tapos sa kay Ate Joan, sa lahat ng online, Showtime Online, and shoutout sa inyong lahat. Sana magkita-kita tayo next time. Thank you. Sa MCA rin, thank you so much. Yes. Thank you so much, Daniel Paringit. And congratulations sa iyong bagong single na Pahina, ha? Ayan, maraming yes, salamat. Eto na, Showtime Onliners, tweet, react, and comment kung ano ang masasabi ninyo kay Daniel Paringit. Gamitin na po ang ating official hashtag for the day na hashtag Showtime, let Madla win. Pero eto, Showtime Onliners, our next guest is all the way from Las Vegas. Guests pala, kasi dalawa sila. International artist who loves OPM, Sahara.
Dahil ba sa kanya kung kuya't nalimutan mo na? Ah. Init ba na yakap at tamis ng halik niya? Nakturo sa iyong damdamin upang ako'y iyong lisanin. Pag-ibig na alay ko, di ba't halos ang buhay ko ay binigay sa'yo. Pag kinaya natin na sa akin, ang puso man at dati ay aking langman. Hinahpa sa kanya, nakalimutan mo aking sinta. Ang sabi mo noon hanggang wakas, tayong dawa ay magsasama. Dahil nahpa sa kanya, naririto ako'y nag-iisa. Pag-ibig mo sa akin pa ay naglaho na. Di naman nakulang ang pag-ibig na alay ko. Di ba halos ang buhay ko ay binigay sa'yo. Ay aking langmang. Ang sabi mo noon hanggang wakas, tayong alright, welcome yes. to Showtime Online. You, Sahara and Michael Glacier. Please greet our Showtime Onliners. Hi, Showtime Onliners. Hi, I'm Sahara. I'm Michael. Thank you for having us on Showtime Online. You. Thank you. Yay! Thank yes, you for joining welcome. Us. Mm-mm. Yes, Ms. Sahara and Sir Michael. What have been keeping you busy these days? So, how are you doing? What are you doing these days?
Well, one, we're great. We're doing fabulous. Keeping busy in the studio, just making music. Just keep on keeping on. Mm-hmm. Yep. Mm-hmm. Fun. And this one, let's get to know Sahara more. Where does your love for music comes from? It comes from just an early age, just, you know, being young, just watching my mom like clean the house, and she always had music kind of playing, and I've always been like, wow, this is awesome. And yeah, I always loved music. I can't remember what exact age, but very, very young. Yeah, we can see it. But I mean, you're a part of the musical duo Neon Duet with Michael, who incidentally is your husband. But now you're launching your debut single as a solo artist. Why did you decide to go solo? Was it annoying having two people together? Just kidding. Yeah, I had to do my own thing. No, Jen, he's out of here. Oh, yeah. No. It was more just like it was a joint kind of like idea of like, I just fell in love with OPM and I was, wow, I'm just so moved. I'm just so like awestruck. But it was basically like our idea just to be like, hey, how about I just do this, you know, on my own. But of course, with the help of my husband and the help of him, you know, being my music producer and my everything. Yeah. There was so many different things she wanted to do. I mean, it was just this was the one she really wanted to do. And I just wanted to support her. And, you know, I can't sing with the Gaelic, so, you know. Yeah. And we can see that you're very open in saying that you love OPM. But when and where does your love for Filipino music come from? And what was the first OPM song that you heard? And what was your first reaction after hearing it? Because, you know, it's not very OPM is not really very widespread in other countries, but you're singing it, not just listening it. So what made you fell in love with OPM? Well, I would say I was in middle school and I was in Southern California, and that's when I first kind of heard OPM, and I was just like, oh my god, these people are incredible, like just like phenomenal, like just the belting and everything. I couldn't believe with what I was hearing. But yeah, I would say that was like my, you know, my introduction and my exposure to OPM. Yeah, it was probably too long ago to remember which song it was. Exactly. But do you still remember the artist or who was singing? No, I don't, unfortunately. Yeah, beautiful though. Yeah, but what is it about Filipino music that made you fall in love with it? What did OPM make it stand out? It's the emotions, it's the feelings, it's the, like, something that I can't describe, like, you know, right away, like, not knowing the language and knowing that as soon as it hit me, I was just, like, just deeply moved, especially with this song, you know. This was, I would say, you know, I've heard a lot of OPM, but Jaya Dahil Basa Kanya was the song that really moved me and helped me kind of decide to pursue OPM. Mm-hmm. Oh, yeah. But now let's talk about your debut single. Yeah, your debut single, Dahil Ba Sa Kanya. Why did you choose to have Jaya's song as your first ever single as a solo artist? Were you aware that she's a musical icon here in the Philippines? I wasn't right away. I was actually just watching videos, you know, about going to the Philippines. Yeah. I heard the song and I grabbed my phone and I immediately just opened Shazam and I just hit Shazam, and then like then Jaya Dahil Ba Sa Kanya, and I was like, oh, gotta go YouTube and listen, and I words can't describe it, but I just instantly fell in love, and I just it was history. Uh-huh. Yeah. Yes, but this is your chance to promote your single Dahil Ba Sa Kanya, where we can download the songs and listen it. Oh, sure. Yeah. You can check out her first international single, Dahil Ba Sa Kanya, on Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Amazon, SoundCloud, basically anywhere that you can stream music. It's on Universal Music Group, MCA Music. Mm-hmm. Mm-hmm. And where can we follow you guys on social media? You can follow me on Facebook, Sahara OPM, American OPM Singer, and Twitter and Instagram at Voice of Sahara. So, but thank you guys so much. Yay. Yes. So great. Yes, Ms. Sahara and Sir Michael, maybe you guys have anyone to say your thank yous? Ooh, a whole long list. Everybody, my fans, my
my team, my Jaya, of course, Jaya. Yes. Thank you so much for the song, and thank you, Freddie Saturno, who wrote the song. Thank you so very much. Uh-huh. And who else do you want to thank? I thank my Paracoy and her co-producer, Dennis Quila, also her Tagalog coach. Yes, so yes. A man. Wow. Oh. And yeah. And I also want to thank her fans as well. They're a surprising number of people have really. It's a big deal for us for people to accept her effort, her love, you know, because it was really kind of scary, you know, would people like it, would they accept it, and they really have embraced it and loved it. It's really an honor, and so now, you know, now all we do every day is make more. Yeah, that's beautiful. Yes, we're very, very thankful for your support towards OPM. Thank you so much. We're very, very happy also na you're very vocal about it and you're spreading it worldwide. So we're very, very thankful. Thank you so much, Sahara and Michael. Thank you, thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa inyo, Janine, JM, Lorraine, Nico, for the opportunity to promote the song. Thank you. Maraming salamat din po. Thank you so much. Ayan. Showtime Onliners, dito react and comment na kayo kung ano yung gusto nyong message kay Sahara and Michael. Pero, eto na nga po. Abangan po natin ang ating mga segments sa Showtime ngayong araw. We have Reyna ng Tahanan. Of course, ang madlang people. Kaya naman dapat abangan yan sa Showtime Online U. Kakantahan tayo ng ating espesyal na bisita na si Andy Abaya. Uy. Ayan. Yes. Pero meron din tayong Quarren sing-along. Of course, sino kaya kakanta today? Yes, abangan natin yan. Kaya Showtime Onliners, tweet, react, comment kung anong, kung may gusto kayong sabihin sa amin gamit ang ating official hashtag na hashtag Showtime Let Madla Win. Yes, kaya dyan lang kayo Showtime Onliners at magbabalik kami dito lang sa Showtime Online U! Showtime Onliners, welcome back to Showtime Online U! Welcome back! Yes. Tweet pa rin and react, comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Let Madla Win. Yes, kaya naman Showtime Onliners, make sure to send stars sa ating Facebook at super chats naman sa YouTube. Mm-hmm. Ayan, nakamute po siya. Ano ba yan? Sayang ang effort. Ito tuloy na natin kasi yan. Tawagin natin ang kakanta sa kanyang original soundtracks from her movie Caught in the Act entitled Narian Ka Lang Pala. Welcome to Showtime Online U, Andy Abaya. Saan ko pa hinahanap? Kung sino-sino pa pinapangarap? Umaasa sa di naman pala. Bakit ba kasi hindi agad nagsabi sa araw-araw na ikaw ang katabi? Nasasaktan tuwing ako'y may luha, buong galak sa aking mga God.
Ayan, Showtime Onliners, the beautiful Andy Abaya. Welcome to Showtime Online, you! And syempre, makakasama rin natin ang director ng Caught in the Act na si Direk Perry Escanio. Nako, please hello greet po our Showtime Onliners po. Hi, magandang everyone! Tamali. Ah, go Direk. Go, Andy. Go, Andy. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa Showtime Onliners and sa aming kapamilya. I hope all of you are having a great day. I hope you enjoy this segment and patuloy natin supportahan ang aming OSP and ang Showtime Online. Yes, yes. Magandang tamahali sa lahat ng ating mga viewers sa Showtime and of course po sa lahat po ng mga host at mga nanonood ngayong hapon. Yes, yes. Good afternoon po sa inyong lahat. So, kamustahan po muna po tayo. Ano pong pinagkakabalahan bukod sa pagpo-promote itong debut movie ni na pinagbibidahan nga nito ni Andy? Para kay Direk Perry, ano po yung pinagkakabalahan po? Ngayon busy si Andy sa pagpo-promote ng OST namin, ano. Sa October 8 ilalabas po yung music video namin. Katatapos lang kasi namin mag-shoot. Mm. So, 6 na music video po ilalabas, 2 po kay Andy diyan. Yung Tanging Hiling at Narian Ka Lang Pala. And of course, may mga guesting din si Andy sa ASAP tsaka sa mga ibang promotions po namin. Sa mga LS, sa Kumu, marami pa pong iba siyang ginagawa ngayon. Napaka-busy. Totoo. Kaya naman, Miss Andy, ang question ko sa'yo is, ano ang feeling na mula sa pagiging PBB housemate ay bibida ka na sa sarili mong pelikula? It feels so surreal po dahil nung bata po ako pinapangarap ko dati ko pa po pinapangarap na maging artista na i-pursue yung pag-a-acting ko from commercials and syempre thankful po ako na nakapasok po ako ng PBB and part po ako ng ABS-CBN, ng Star Magic, ng Star Hunt dahil pinagkatiwalaan po nila ako sa project na to and of course to Direk Perry for having that trust and confidence na maging bida ako sa Caught in the Act. And because of that, na natutupad ko po yung pangarap ko, I continue to work hard, I continue to do my best in all the things that I do po. How about kay Direk Perry, ano po ang tungkol saan itong Caught in the Act? Ang Caught in the Act is about sa senior high students na binigyan sila ng project nila ng professor nila na naka-invent sila accidentally ng isang app. So yung Caught in the Act, during test and the trial nila, naka-witness sila ng totoong crime. At ito po yung nagsisend sa mga authorities ng mga crime na to na nangyayari sa ating communities at sa mga schools natin. So doon natin makikita na nai-engage ngayon ng lahat sa mga apps. So modern technology siya, nandoon yung napapanahon na story about ngayon sa filmmaking. Kakaiba, nako. Pero eto Andy, ano ba yung name ng character na gagampanan mo sa movie at paano ka ba nag-prepare para dito? So yung name po ng character ko sa Caught in the Act is Elaine Cruz. Isa po siya sa mga leader, may passion siya sa pagkakanta. And yung pag-prepare ko po for this role is that I tried to study her. Tinry ko po, tingnan kung ano po yung pwedeng makarelate ako sa kanya. Kasi she's also like really passionate about singing. And I guess that's one thing that I found similar between me and Elaine Cruz. And of course, sa pag-prepare, inaral po yung script. Nag-practice ako. Nakinig talaga ako. And I paid attention sa mga workshop na binigay ni Direk Perry. And sa mga script reading po namin. Mm-mm. Sobrang yes. Kakaiba yung storyline. Pero mamaya we'll talk more about it. Kasi yun nga, sobrang interesting ng etong movie na to. And makakasama pa natin sina Andy Abaya at Direk Perry Escanio, mga Showtime Onliners. Mamaya po yan. Yes, yes. Kaya continue to react, tweet, comment kung may gusto kayong itanong at sabihin kay Andy using our official hashtag na hashtag Showtime Let Madla Win. Yes, kaya naman Showtime Onliners, dyan lang kayo. At magbabalik kami dito lang sa Showtime Online! Showtime Onliners, welcome back to Showtime Online! Welcome back! Yes, kaya naman, mga Showtime Onliners, make sure to engage by tweeting, reacting, commenting, and using our official hashtag na hashtag Showtime Let Madla Win.
At iniimbitahan po namin kayo na mag-send sa amin ng stars sa Facebook and Super Chat naman on YouTube. Yes, and of course, kasama pa rin natin si Andy Abaya and si Direk Perry Escanio. Pero bago natin i-continue ang chikahan, let's all give a hand for Andy Abaya to sing her song entitled Tanging Hiling na isa rin sa soundtrack ng debut movie niyang Caught in the Act. Let's go! Hey, Tanging Hiling by Andy. Nako, maraming mag-aabang sa soundtrack and of course sa movie na Caught in the Act. Saan ba at kailan ba namin ito pwedeng mapanood sa ang digital platforms with available? Yung Caught in the Act, for submission sa for upcoming MMFF, kumpala rin kami, mapapanood ko someday sa Google Play, sa Xbox, and sa Amazon. Ayun. So, thank you kay Andy kasi sobrang galing niya sa performance niya. Sobrang very professional.
talagang pumupunta sa set yan na ready and prepared talaga siya. Laging take one lang yan. Sana bigyan siya ng chance ng Star Magic na makita yung potential niya as an actress na talagang hindi lang siya magaling kumanta, sumayaw, at umarte. Sana mag-experiment sila na i-partner siya sa mga veteran actors ng ABS-CBN like Jericho, kay JMD Guzman, kay Paolo Abilino. Alam mo, meron kaming group chat ng mga filmmakers ano, at lagi nilang sinasabi na si Andy Abaya ay Jennifer Lawrence ng Philippine cinema. Wow! Grabe naman yun. Ayan, maraming salamat po, Miss Andy and Direk Perry. Baka so naman po, exciting. Gusto niyo pong i-plug ang inyong mga social media accounts? Ako, ano, Twitter, Perry Scanio. And of course, yung mga CD namin, may mga CD rin kami. So, message na lang kayo sa Caught in the Act na Twitter account. Si Andy na bahala sa OST mag-promote. So, yun po. You guys can follow me on my Instagram and Twitter account for updates ng ganap ko. At I am Andy Abaya. You can follow me on my Kumu. Meron akong Cheer Me Out with Andy Abaya LS every Tuesdays and Fridays from 7 to 8 PM. It's at andyabaya.com. And of course, continue streaming Inner Love, ang OST ng Caught in the Act. It's on Spotify, Apple Music, iTunes, and you can also stream the songs on YouTube and Deezer. And of course, abangan niyo rin ako sa HKM para sa mga susunod nilang episodes this week. Maraming salamat po. Bukas yes, po yung ano namin. Bukas pala yung mga music videos namin. So start siya ng 1 o'clock. Yung 6 songs lahat yun, 1 o'clock to yung kay Andy na songs, 5 o'clock and 6. 5 o'clock yung release sa Star Music, Tanging Hiling, and 6 o'clock na Rian Ka Lang Pala. Under Star Music po, and of course, ABS-CBN po ang nag-distribute na ito. And of course, thank you po sa Barcelona Academy and sa MPJ Entertainment Productions na sila po yung recording company at nag-produce na ito. Yes, baka may mga gusto po kayong matino pasalamatan, Direk and Andy. Ako, thank you sa cast. Of course, yung cast ng Caught in the Act, Joaquin Dumagoso, Bamboo B, Jassy Busran, Andy Abaya, si Lance Raymundo, we have Karel Marquez, Shido Rojas, Tonico, and sa lahat po na bumubuo ng mga staff and crew ng Caught in the Act at lahat ng mga press na tumulong, Showtime, ASAP, thank you sa inyong lahat. Andy, thank you mga so shoutouts and thank you sa Kapamilya Online. And of course, Showtime, thank you for having me and Direk Perry. Thank you to the Caught in the Act team. Thank you as well to my management, to Direk Lawrence, to Raymond, Ms. Joanna, my road managers. Thank you sa trust and confidence na binigay niyo po sa mga blessings na receive ko. And of course, sa mga sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko kayong lahat. Thank you. Yes, thank you. Yes. Thank you so much, Andy yes. Abaya and Direk Perry Escanio for joining thank us today. So and thank congratulations. You so much. Thank you. Tweet, react, comment ko anong masasabi nyo kina Andy at Direk Perry gamit ang ating official hashtag na hashtag Showtime Let Madla Win. Yes, and dyan lang kayo Showtime Onliners at magbabalik kami dito lang sa Showtime Online U. Yes, welcome back to Showtime Online U. Welcome Showtime back! Showtime Onliners, iniimbitahan po namin kayo mag-tweet, react, at comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime, Let Madla Win! Yes, and of course, don't forget to send us stars on Facebook and Super Chats on YouTube. Yup. Kaya, madlang people and Showtime Onliners, gusto nyo bang mas i-extend ang inyong Showtime experience? Yes, andito na ang ating VIP behind-the-scenes pass ninyo. It's Showtime All Access! Kaya naman, nandito ka, makipagkulitan, magchikahan at magparty-party na kasama ang Showtime host, guests at staff. Yes, abangan po ang iba't ibang exciting content sa It's Showtime All Access tuwing 5 PM po yan sa It's Showtime YouTube channel. Yup, nandyan ang set visit, It's Joke Time, Laro-Laro Pick and Mr. and Miss Q&A, game na at marami pang iba. Yes, kaya naman nood na mga madlang ka-access. At ito naman, madlang people, makilaro na today sa madlang people. Pumunta lang sa joinnow.ph/showtime o scan ang QR code para makasali. Opo, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Ilabas na ang inyong mga gadget at itapat na ito sa QR code para makasali sa madlang people. Sobrang dali lang sumali at maglaro. Pupulsuhan lang at pipili kayo ng isasagot ninyo sa ating Call the Win questions. Yes, siguraduhin nyo lang na nakaregister kayo bago matapos ang game para sa chance na mapili at manalo ng instant cash na net of tax.
O diba, net of talks na yan. Ang saya, Showtime Onliners at Madlang People. Nag-enjoy ka na, ha? May chance ka pang manalo, kaya iscan nyo na ang QR code now na. Yes, kahapon po ay apat na maswerteng Madlang People ang naghati-hati sa 15,000 pesos. Tig 3,750 pesos each silang lahat, net of taxes. Yes, congratulate natin from Quezon City, Sheva Pangaral. Mm-hmm. Andiyan si Thelma Gianga ng Bulacan, si Marilyn De Los Santos naman ng Quezon Province, nandiyan din. And si Jocelyn Fernando ng Bulacan. Yes, congratulations po sa inyo, Madlang People. Muli, congratulations sa ating apat na maswerteng Madlang People na nanalo ng 3,750 pesos each net of taxes. Mm-hmm. Oo, yes. Pero ito, mga Showtime Onliners, paano nga ba laruin? Or paano nga ba tayo magsa-strategize para manalo against the studio players? Napakadali lang yan, Janine. Una, dapat ay tumutok at manood agad ng Showtime at Showtime Online U para maabangan nyo agad kung kailan lalabas ang QR code na kailangan nyong iscan para makasali kayo sa Madlang People. Yes, and pangalawa, pagdating po sa pagsagot, ang dapat ninyong piliing sagot ay yung unpopular choice or yung least choice na pwedeng piliin ng studio players. Yes, pangatlo, i-enjoy nyo lang ang game. No pressure dapat dahil kapag medyo relaxed kayo pa habang naglalaro ay mas makakapag-strategize kayo ng gusto sa inyong mga sagot. Yes, ngayon naman ay balikan natin ang ilan sa mga following questions na tinanong kahapon kalaban ng studio players na Team Miss Q&A Queens. Oo, na Team PBB Otso alumni ni na Chris, Gian at Lee. Panoorin. Yes. Balikan natin, oo, yung mga questions kahapon. Let's go. Ay. Oh, mga kumu-queens. Ayan, oh, mga kumu-queens natin, no? Okay, yes. Okay. Type ko lang pala, kumu-queens. Yes. Ito, kung ikaw si Darna, ano ang mas mahalaga? Si Ding, ang bato. Ala, parang hirap na ito, no? Hirap yan. Pero, ang pinili po ng mga Madlang People natin ay B, ang bato. Ang bato. Ang hirap pumili niyo. Ano? Oo, kasi parang pinipili mo yung ano. Kapangyarihan. Yes. O parang isisave mo yung mundo o isisave mo yung isang mahalagang tao sa'yo. Parang mahirap, no? Totoo. I believe bato. Eme. I believe. Ganun nga. Ano, pang beauty queen din yung mga tanungan, di ba? Yes. Kayo ba, yes. Ikaw, Lorraine, anong pipili mo? Si Ding o si Dong? I believe. Si Dong. Eme. Si Dang? Eme. Si Dang. Hola. Sino pipili mo sa dalawa? Si Ding o yung bato? Kung ikaw si Darna? Feeling ko yung bato. Kasi syempre, meron tayong responsibility na tulungan yung ibang tao, di ba? Syempre, nasa atin na yun. Kunin na natin yun. As a savior. Kuya JM, sino yung, ano yung pipiliin niya po? Ako, ano, mahirap pa. Pero baka, kung papipili lang sa dalawa, baka si Ding yung pipiliin ko. Kasi parang, siguro may mga ibang tao naman na pwedeng tumulong sa kanya-kanya sarili. Pero yeah. Di ba, unahin mo muna yung family mong tulungan bago yung ibang tao. Ako din, kasi if I have to sacrifice someone in my life, parang, pero si Ding din sa akin. Ikaw ko yan, si Nico. Si Ding naman. Feeling ko siguro, kung nangyari, kung ako talaga si Dara, siguro magagalit sa akin si Ding pag pinili ko siya. Kasi pag pinili ko siya, maraming mapapahamak. Ay, so, oo, tama na, din. Sige na! Ay, okay, iba-iba talaga yung answer. Ang hirap ng tanong, ha? Hirap. Wala namang maling sagot dyan. Kanya-kanya ito. Tayo ng pananaw sa life. Ano ang pinaka nakakapanik? Letter A, naaamoy mong nasusunog ang sinaing. Letter B, parating na ang truck ng basura. Letter C, nawala bigla ang Facebook Messenger at Instagram. Ay, oh, ang hirap, no? Pero ang nanalo ay nasusunog yung sinaing. Oh. Pero kayo ba? Ano kayo dyan? Kasi ako mas nagpapanik ako sa basura eh. Kasi ang basura minsan once a week lang yan dumadaan. Tapos pag nalagpasan ka, may iipon yan sa bahay niyo. Yari. Ako thankful ako sa sistema ng pagtatapon ng basura dito sa ano sa tinitiran ko. Kasi convenient naman. So mas nakakapanik para sa akin yung ano. Yung sinaing na nasusunog. Yung sinaing nasusunog. Totoo.
Kasi ako din, kahit yun din yung pipiliin ko, yung ano, nasusunog na sinaing. Kasi syempre, hindi lang mga angamoy sunog, mga galit pa sa iyo nanay mo. Kasi bakit wala tayong kanin? Ganon. Yes. Yun na nga. Pares tayo, yun din. Yung, kahit hindi ako nagsasaing, pero feeling ko, magpapanik din ako kapag nasusunog yung sinaing. Yes. Pero eto, rice cooker na. Go, pero eto guys ha, we'd like to correct, kahapon po pala, ay limang maswerteng madlang people ang naghati-hati sa 75,000 pesos. 75,000 wow. pesos pala ang nakuha ng ating madlang people. So, take 15,000 pesos each silang lahat, net of taxes. Mm-hmm. Yes, congratulations from Quezon City, Neil Buenvenida. Yes, and congratulations din kay Pepito Maturgo Jr. from Pampanga. Kay Kristen Lloyd Mandanas naman po ng Batangas. Kay Patrice Maranga from Cebu. And of course, si Merle Palero from Camarines Sur. Ayan, muli, congratulations sa ating limang maswerteng madlang people na mananalo ng 15,000 each net of taxes. So yung binanggit po namin kanina, sila pala yung mga previous winners. Previous episode. Previous winners. Mm-hmm. Ah, pala nagulat ako. Sabi ko, oh my God, parang iba yung nababasa ko. Sabi ko, pero grabe no, ang galing ng studio ay ng madlang people kasi halos lahat na sweep nila maliban sa isang question. Totoo. Yeah, grabe, congratulations madlang people. Yes. Mm-hmm. Last question, meron pa? Meron pa tayo. Let's go. I think meron pa yan. One last question. Let's go. What is... Yan, I believe, anong kombinasyon ang pinaka-paborito ng mga Pinoy? A. Putot dinuguan. B. Manggat bagoong. C. Tokwat baboy. O D. Patay na oras at chismis. Ay, parang... good day ako dyan. Namimiss yung marami kayong patay na oras. Ha? Pero minsan pag marami kang patay na oras, yun yung hindi mo pa nagagawa yung mga dapat mong gawin. Totoo. Yung patay na oras. Na ano ka tuloy, in the end, natataranta ka. Tama yan. Grabe, so, grabe. Congratulations sa ating nasagot. Nanalo yung ano, bagoong. Bagoong, syempre. Yes. The best. Manggat bagoong. Kaya naman, Showtime Onliners, dyan lang po kayo dahil magbabalik kami dito lamang sa Showtime Online U. Later. Welcome back to Showtime. Showtime Online U. Welcome back po, Showtime Onliners. Don't forget to tweet, react, and comment using our official hashtag, #Showtime, let Madla win. Yes. And of course, pwede pa rin kayo mag-send sa amin ng stars on Facebook at Super Chats naman on YouTube. Mm-hmm. Yes, Madlang People and Showtime Onliners, gusto nyo bang mas i-extend ang inyong Showtime experience? Nandito na ang VIP behind the scene pass nyo sa It's Showtime All Access. Opo, magkulitan, magchikahan at magparty-party na kasama ang mga Showtime hosts, guests at staff. Kaya naman, abangan ang iba't ibang exciting content sa It's Showtime All Access tuwing 5 p.m. sa It's Showtime YouTube channel. Yes, andyan ang set, Buisit, It's Joke Time, Laro-Laro Pick, Mr. and Miss Q&A, Game na at marami pang iba. Kaya naman, nood na mga madlang ka-access. Mm-hmm. Pero eto, Showtime Onliners, kung gusto niyo pong mag-audition for Reyna ng Tahanan, ako pwedeng-pwede po. All the details are on It's Showtime na's official accounts. Kaya, go na po! Yes, para naman sa ating mga live streaming shows ng Showtime at Polaris Artist, ako na ipagpo-post din po kami ng mga art cards sa aming social media accounts. So, aabangan niyo po yan. Marami pong mga pa-concert ng ating mga Polaris Artists. Mm-hmm. Yes, and para naman sa mga kapamilya at Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho, nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. Para po sa mga detalye kung ano mga trabahong pwede niyong applyan, ay panoorin natin to. Roll VTR.
Yes, yes, yes. Apply na. At syempre, papalampasin ba natin ang araw na ito without giving you our music treat? Sige, para sa ating choir and sing-along, let's welcome Lorraine Galvez. Okay. Yes, I love to see you guys. There ain't a reason you and me should be alone tonight. Yeah, baby, tonight. Yeah, baby. Ain't got a reason that you should take me home tonight. I need a man that thinks it's right when it's so wrong tonight. Yeah, baby, tonight. Yeah, baby. Round the livers where we know we both belong tonight. It's hard to be rush, to brush the dangerous. I'm gonna run right to the edge with you, so we can both fall far in love. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on, I'm moving a few. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on, I'm moving with you. Apo, ako po, the side character still out on Spotify. I'd like to thank kasi more than 100,000 streams tayo this month. Thank you so much. October 22 po, abangan niyo po. Sobrang-sobrang lapit na. And asap natin to every Sunday, Janine Berdin on Instagram, Janine Berdin on Facebook. Maraming-maraming salamat po. Yes, yes. Ako naman po, JM Yusures po sa lahat ng social media accounts. And minsan nasa asap din po ako, abangan niyo po kami doon na nila Janine. And thank you so much po sa aking mga JM Cheers family na nag-celebrate sa akin yesterday with for my 6th month on Kumu. Nag-live stream po ako sa Kumu every Wednesday and Friday. Happy 6th month! Yes! Thank you! Ayan, ako naman po, please do follow me on all my social media accounts. Officially, Lorraine lang po yan lahat. And of course, next week, mag-start na po ako officially na mag-start. Ay, ang daming officially. Mag-start na po ako mag-stream sa Kumu, Monday, Wednesdays, and Fridays, 9 p.m. and 7 p.m. naman po tuwing Friday. Ayan. Ay, ako din po pala. I'm gonna be streaming on Kumu every Wednesdays and Fridays po. Thank you so much. Woo! Let's go! Ang YouTube channel ko po, Nico Natividad, mag-subscribe na po kayo and check nyo rin po ang aking Instagram. In-upload ko na po ang behind the scene ng aming prenup shoot kanina lang, kaya check nyo na yan. Wow. Yes. Okay, panoorin niya. Kaya naman, see you ulit bukas sa pinamasaya online tabay sa buong universe. At para sa you. At lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Unlike You. Bye-bye, everyone. It's Showtime. Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiyahan ng tahanan. Showtime. Lahat kasama, walang iwanan.